Bago ang ating aralin ngayon, maganda na malaman natin ang ilang mga talata sa Biblia na tumutukoy sa impyerno. Pakinggan ang mga sumusunod. Subalit para naman sa mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay, mga mamamatay tao, mga nakikiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang magiging bahagi nila'y salawa ng nagliliyab na apoy at asupre. Ito ang pangalawang kamatayan, itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan. Ngunit ang mga matuwid ay pupunta sa buhay na walang hanggan. Magdurusa sila ng walang hanggang kapahamakan, at mahihiwalay sila sa Panginoon at sa dakila niyang kapangyarihan, at ihagis ang masasama sa naglalagablab na apoy. Do'y mananangis sila at magngangalit ang kanilang mga ngipin. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito. Mas mabuti pa ang pumasok sa buhay na walang hanggan na putol ang isang kamay, kaysa may dalawang kamay na mapunta ka sa impyerno. Sa apoy na hindi namamatay. Do'y hindi namamatay ang mga uod na kumakain sa kanila, at ang apoy ay hindi napapatay. Bill Weiss. Ano ang nakakatapot na karanasan niya sa impyerno? Ano ang naramdaman ng isang lalaki na nakarating daw sa impyerno sa loob ng 23 minuto? Marami na tayong narinig o napanood na testimonya na sinasabi nila na nakarating daw sila sa impyerno. Si Bill Weiss ay nakarating daw sa hell tulad ng ibang mga tao na nakarating daw doon, pero siya ay tumagal lamang ng 23 minuto. Isinulat niya ang isang libro na pinamagatang 23 Minutes in Hell. Ang karanasan daw niya sa hell ay out of the body experience, at the same time ito daw ay isang vision ng impyerno. Ito ay naganap daw noong Nobyembre 22, 1978. Nakarating daw siya sa hell ng alas 3, at nakaalis daw siya ng alas 3:30 ng umaga. Ano nga ba ang mga naranasan ni Bill Weiss sa impyerno? Ang tinutukoy niya dito ay hindi pa ito ang Lake of Fire, kundi tinutukoy niya dito ay ang Hades na nandun ang mga patay habang hinihintay nila ang Judgment Day. Ito yung lugar na kung saan pinaparusahan ang mga taong namatay na makasalanan. Nagsimula ang kanyang experience sa impyerno nang siya ay biglang mapunta sa isang kulungan. Ito daw ay isang waiting area ng mga taong dadalhin pa sa mas mahirap at nakakatakot pa na parte ng impyerno. Habang siya ay nakalapag sa loob ng kulungan, nakaramdam siya ng sobrang panghihina ng kanyang katawan. Habang siya ay tumatagal sa kulungan, napansin niya na hindi siya nag-iisa, at napansin niya na may dalawang halimaw sa kanyang paligid. Ni kailanman ay hindi pa raw siya nakakita ng ganung halimaw, at ang laki nila ay umaabot ng 10 hanggang 13 talampakan. Tinitignan pa lang daw niya ang mga ito ay matinding takot na ang naramdaman niya, at ang takot na ito ay kakaiba na hindi pa niya nararanasan sa mundo. Sa sobrang takot na naranasan niya sa kulungan, siya ay na-paralyzed. Hindi pa niya alam kung saang lugar siya naroroon, kasi bigla na lang daw siya napunta doon sa kulungan. Ang dalawang halimaw na nakita niya ay hindi ito hayop at hindi rin ito tao. Para daw silang mga reptalya, pero sila ay parang anyong tao. Ang kanilang mga kamay o binti ay hindi pantay ang haba. Ang unang halimaw ay may mga bukol at kaliskis sa kanyang katawan. Mayroon ding nakausli na panga at naglalakihang mga ngipin at malaki din ang mga mata. Ang pangalawang halimaw naman ay mas matangkad at mas payat. Merong mahabang braso at mga palikpik na matutulis. Nakausli sa mga kamay nito ang mga kuko, halos isang talampakan ang haba. Nakaramdam siya ng presensya, at ito ay napakasama, at napakarahas ba hindi niya naisip kung naramdaman man lang sa ating mundo. Dahil sa naramdaman niyang takot, hindi niya magawang tumayo o tumakbo dahil sobrang hina, walang lakas upang magawa ito. Maya-maya ang dalawang halimaw ay biglang lumapit sa kanya. Pakiramdam niya ang dalawang halimaw na mga ito ay naka-assign sa kanya para siya ay pahirapan at saktan. At nang papalapit na ang mga halimaw na ito ay biglang nawala ang liwanag. Bigla siyang dinampot ng isang halimaw at ramdam niya na sobrang lakas nito. Hinagis siya ng halimaw na ito sa pader at nalaglag siya sa sahig.
pakiramdam niya ay nabali ang kanyang buto at sobrang sakit ang naramdaman. Sobrang lakas daw ng impact na iyon na pwedeng pumatay ng tao, pero nakapagtataka, ay hindi daw siya namatay. Naramdaman lang niya ang sobrang sakit. Ang isang halimaw naman na sobrang tulis ang puko at palikpik, bigla na lang siyang dinampot sa likod at bigla na lang niyakap. Ang talim na nasa kanya ay tumusok sa kanyang likod at ganun din sa kanyang dibdib at muli siyang bumagsak sa lapad. Hindi daw niya matatakasan ang paghihirap sa pagitan ng kamatayan. Kahit gusto na niyang mamatay, pero hindi pa rin niya magagawa. Conscious naman daw siya at alam niya na nasasaktan at nahihirapan. May mga sugat daw siya, pero walang lumalabas na fluid gaya ng dugo o tubig. Sobrang baho din daw ang halimaw na iyon, at nakakapandiri ang amoy at parang bulok na patay ang amoy at pinaghalo-halong mababahong bagay at asufre na hindi maintindihan. Ang amoy daw na iyon ay nakakalason, at kung maamoy mo iyon ay pwede ka nang mamatay bukod pa sa mga torture na gagawin sa'yo. Hindi daw siya makahinga sa impyerno, dahil wala daw hangin, kaya ang nangyari ay nasuffocate siya sa loob ng 23 minutes. Nagkalat din daw ang napakaraming ahas sa impyerno, at napakaraming buod doon na gumagapang sa mga tao. Naramdaman niya din ang gutom at pagod pero wala siyang nakitang pagkain, at tubig, kahit man lang katiting doon. Nakarinig din siya ng sobrang daming tao, na nagsisigawan, at nag-iiyakan sa tindi ng torture na pinagdadaanan nila. Sobrang lakas daw ang mga sigawan ng mga tao doon na hindi na niya kayang marinig. Kumbaga ang mga sigawan ng mga tao doon ay isa ng torture sa kanya emotionally. Para sa kanya ang mga naranasan niya sa impyerno ang 1,000 times na higit pa na naranasan niya dito sa mundo. Yan mga kapatid ay naranasan ni Bill Weiss sa impyerno sa loob ng 23 minuto. Sabi niya kahit 23 minuto lang ang tinagal niya doon ay pakiramdam niya ay parang sobrang haba ang pagstay niya doon at parang taon daw dahil naramdaman niya hirap at pagdurusa. Kung 23 minuto lang ang naranasan daw niya doon, paano na kaya kung pang walang hanggan? Mga kapatid, ang videong ito ay hindi nangangahulugang naniniwala tayo sa testimonya ni Bill Weiss kasi hindi nating alam kung nangyari nga talaga o hindi. Ang pinakapunto natin dito ay ang malinaw na sinasabi ng Biblia na mayroong impyerno at dito ay punong-puno ng paghihirap, torture, kamatayan tulad ng testimonya ni Bill Weiss. Ang videong ito ay pinapakita lamang na ang impyerno ay totoo. Pwedeng ganyan ang maranasan ng mga tao kung hindi sila manumbalik at sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, ito ay hindi pananakot. Ito ay katotohanan. May mga testimonya mang ganito o wala, ang impyerno ay meron at pinatotohanan iyan ng banal na salita ng Diyos. Pinagtuunan ng ating Panginoon na banggitin ang impyerno, ganun din ang langit. Kaya kapatid, napakahalaga na malaman natin ito, at huwag baliwalain ito kasi pagdating ng panahon na makakarating ka doon, ay wala nang balikan at wala ka nang magagawa at doon ka na forever. Sa videong ito ay hindi natin sinasabi na totoo o hindi totoo ang kanilang sinasabi, at sa mga taong sabi nila na nakarating daw sila sa impyerno, kundi magsilbi itong warning sa atin, at para sa mga taong nasa paligid natin. Tandaan nating mga kapatid na pagkatapos ng kamatayan doon sila ilalagay sa Hades, hanggang dumating ang Judgment Day. Bukod pa po dyan ay ang Lake of Fire na kung saan dyan itatapon ang Antikristo, si Satanas, at ang mga demonyo, kasama ang mga hindi sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo at namuhay sa kasalanan. Kaya mga kapatid, habang may pagkakataon pa tayo ngayon at hindi pa tayo nawawala sa mundo na ito, patuloy po tayong sumunod sa ating Panginoon upang hindi natin maranasan ang impyerno na para kay Satanas. Mga kapatid, tandaan natin ang impyerno ay totoo at huwag nating baliwalain ito. Sinasabi po ito ng Biblia kahit hindi sabihin ng mga taong nagtestimonyo tungkol dito. Pero kapatid, tandaan natin, tayo ay hindi para sa impyerno. Tayo ay para sa langit basta't patuloy taong sumunod sa ating Panginoon at magtiwala sa Kanya hanggat hindi pa huli ang lahat. Sana may natutunan ka sa ating leksyon ngayon. I-share mo ito sa lahat ng mahal mo sa buhay at iyong mga kaibigan.
Pagpalain ka ng Diyos.